dang buhalang aso, alien sa bakuran, at usa na walang ulo? Oh, no. Ilan lang yan sa mga kwentong pag-uusapan natin. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, tatalakayin natin ang 10 kakaibang hayop na nakuhana ng video. Ang mga nilalang sa listahang ito ay hindi pa natutukoy ng mga siyentipiko magpasa hanggang ngayon at nananatiling palaisipan. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Case number 1, Birdfish. Kinuna ng video na to noong 2018 sa bansang China na naging viral sa Facebook. Meron kasi itong katawan ng karpa na may kakaibang hugis ng ulo. Ayon sa mga netizen, ang ulo daw nito ay kawangis ng ulo ng ibon. Dahil dyan, pinangalanan ito ng mga netizens bilang birdfish. Magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga siyentipiko sa kung anong klaseng isda ang nakunan sa video. Kung ako ang tatanungin, hindi mukhang edited ang video at mukhang legit. Marahil ito ay isang mutation dahil sa polusyon ng tubig sa ilog at sa mga delikadong kemikal na tinatapon dito. Ano sa tingin nyo guys? Ano kayang klaseng isda ito? Paki-comment na lang sa baba at promise babasahin ko. Case number 2, Mouthless Frog. Sa video na to na kinunan sa Pahoa, Hawaii noong 2012, masasaksihan ang palaka na may kakaibang mukha. Kung pagmamasdan, may kita na wala itong nguso at nakalabas ang dila. Dahil dyan, magtataka ka kung paano kaya ito kumain kung wala silang bibig. Ang uploader ng video ay si Cabot Sander at ikinuwento niya na muli niyang nakita at hinuli ang parehong palaka pagkalipas ng 3 taon. Nakakatawang isipin na buhay pa ang palaka kahit wala itong nguso. Ano sa tingin nyo guys? Isa kaya itong bagong species ng palaka? O kaparehas lang ang kaso nito sa wonder dog na si Kabang? I-comment mo ang iyong opinion at promise, magre-reply agad ako. Case number 3, Indonesian Pygmy. Panoorin sa video kung paano naka-face to face ng mga bikers ang isang maliit na nilalang at kung paano ito mabilis na nakapagtago sa talahiban. Ito ang buong video. Kinunan ang videong ito sa Sumatra, Indonesia noong 2017 at simula noon umabot na ng 10 million views sa internet. Kahit marami nang nakapanood nito, wala pa rin makapagbigay ng eksplanasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa video. Maaring isa itong undiscovered ape gaya ng orangutan o di kaya ay undiscovered human pygmy na parte ng isang lost civilization noong unang panahon. Magpasa hanggang ngayon, ang nilalang sa video ay isang misteryo. Sa totoo lang, isa ito sa pinakakumiliti sa aking imahinasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa video. Case number 4, Dog Monkey. Kinunan ang video na to noong 2018 kung saan mahikita ang isang lalaki na nagbibisikleta habang may suot na GoPro. Habang bumabagtas sa kalsada, makikita ang pagsulpot ng kakaibang nilalang. Panoorin sa slow motion. Ayon sa mga netizen, mukha daw itong hybrid ng aso at unggoy kaya kinilala ito bilang dog monkey. Ang mga eksperto na nakapanood nito ay walang ideya sa kung anong hayop ang nakunan sa video. Maaring isa itong alien o panibagong supernatural creature. Ano sa tingin nyo guys? Ano kayang hayop ang nahagip sa video? Edited ba ito? Gusto kong marinig ang opinion mo. Case number 5, Dobby Sighting. Ang tahimik na lugar sa La Junta, Colorado ay biglang nabalot sa takot nang naging viral sa internet ang videong ito sa kanilang syudad. May kita na merong maliit na nilalang na naglalakad sa hindi pangkaraniwang paraan. Maraming netizens ang nakapansin sa pagkakahuwig nito sa karakter na si Dobby sa pelikulang Harry Potter.
Ayon sa may-ari ng video na si Vivian Gomez, iginiit niya na hindi ito edited at hindi rin daw ito ang kanyang anak na nakasuot ng underwear na sumasayaw ng chicken dance. Ano sa tingin niyo guys? Edited ba ang video? Isa lang kaya itong bata na sumasayaw ng chicken dance? O di kaya evidence na alien? Please comment down below dahil gusto ko mabasa ang opinion mo. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Case number 6, Japanese Sea Monster. Noong March 2011, niyanig ng lindol ang dagat ng Japan na nagresulta sa mapaminsalang tsunami. Ang trahedyang ito ay lalong nabalot ng misteryo nang may isang citizen ang nakakuha ng video sa mismong oras ng sakuna. Makikita sa video ang isang puting nilalang na umaakyat papunta sa bubungan na tila ba tumataka sa malakas na alon. Pagmasdan maigi. Walang matibay na eksplanasyon sa kung anong nilalang ang nakunan sa kamera o kung isa ba itong supernatural creature na hindi sakop ng siyensya. Marami sa mga netizens ang nagkomento na ito raw ay ang Nupepo. Sa Japanese mythology, ang Nupepo ay kulay puti at nababalot ng malambot na balat. In my opinion, I am 90% sure na hindi ito Nupepo at isa lamang makapal na singaw ng hangin. Gayunpaman, maraming netizens sa nakapanood ng video ang kumbinsido na isa itong nilalang na hindi pa napag-aaralan ng mga siyentipiko at isang hard proof sa alamat ng Nupepo. Case number 7, Narifon. Lipat naman tayo sa bansang Thailand kung saan naging viral sa social media ang puno na di umano ay namumunga daw ng prutas na hugis tao. Ito ay ang puno ng Narifon na tumutubo lamang sa Enchanted Forest ng Himapan sa timog ng Thailand. Makikita sa video ang mga prutas na hugis babae na nakalambitin sa sanga ng puno. Dahil dyan, sumikat ang prutas na ito at naibibenta sa mataas na presyo na patok naman sa mga turista at avid collector. Pwede rin itong mabili bilang tuyo o mummified na mabisa daw pampaswerte sa bahay. Ayon sa may-ari ng puno, namumunga lang ito every 20 years kaya bihira lang ito masaksihan. Sa totoo lang, I am 90% sure na may hokus-pokus na nagaganap sa punong ito at parabang imposibleng mamunga ng tao ang puno. Gayunpaman, maski ang mga eksperto ay walang malinaw na kasagutan kung paano ito nangyari kaya I will leave it to you to decide kung fake or fact ang punong ito. Case number 8, Fairy Caught in CCTV. Naglipa na sa internet ang mga nakakatakot na nilalang na nahagip sa CCTV camera. Pero paano kung ang nahagip ng inyong camera ay ang isang maalamat na diwata? Yan ang nangyari sa isang pamilya sa Oregon, USA matapos nilang ma-review ang kanilang CCTV footage. Makikita sa video ang isang lumilipad na nilalang sa 10 oras ng gabi habang umiikot sa kanilang garahe at bakuran. Kung mapapansin, mukha itong fairy o diwata dahil sa hugis ng pakpak at dalawang paa. Ano sa tingin mo? Isa nga ba itong diwata o isang uri ng gamo-gamo na nahagip lamang sa ilaw ng CCTV? Case number 9, Headless Moose. Ang video na to na kinunan sa bansang Ukraine ay naging usap-usapan dahil sa mistula itong tumatakbo ng walang ulo. Marami ang skeptics sa video na pilit pinabubulaanan na ang hayop sa video ay edited o fake. Pero ayon sa mga sumuri ng video, hindi ito tampered o dinoktor. Sa mga hindi nakakaalam, ang Chernobyl kung saan namataan ang Headless Moose ay isang restricted na lugar. Masyado kasing mataas ang radiation level sa hangin, lupa at tubig na lumalason sa kapaligiran. Ilan sa resulta ng exposure sa radiation ay birth defect at genetic mutation.
Dahil dyan, marami nagsasabi na ang moose sa video ay isa lamang birth defect at may maliit na ulo. Ano sa tingin nyo guys? Hindi kaya isa itong bagong species ng hayop? Case number 10, Giant Wolf. Ang tatapos sa ating listahan ay ang higanting lobo na nakunan sa video. May kita na ang asong ito ay may kinakahulang itim na hayop sa likod ng puno. Maya-maya ay sinunggaba ng itim na lobo ang aso at kahit sino ang makakapanood ay magugulat sa laki ng lobong ito. Panoorin ang replay. Magpasa hanggang ngayon, wala pang malinaw na pruweba ang siyensya sa kung bakit ang ilang wolf ay lumalaki ng ganito. Marami na kasing nagsulputang sightings ng giant wolf na nakunan sa video. Kahit sino ay mangingilabot kung may makasalubong kang ganito kalaking lobo. Mukhang legit at hindi tampered ang mga video na mas lalong nagpatibay sa espekulasyon na isa nga itong undiscovered species. Ano sa tingin mo? Isa nga ba talaga itong bagong breed ng wolf o isang genetic mutation lamang? Let me know in the comment section. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Ang ating mundo ay hindi pa natin lubos na nauunawaan at marami pang pagtuklas ang naghihintay sa sangkatauhan. Kaya makabubuti kung bukas tayo sa mga bagong kaalaman at maging mausisa tayo sa ating nakikita. Sa panahon ngayon, hindi na dapat tayo naniniwala sa fake news at sabi-sabi. Bagkos, tayo mismo ang dapat tumuklas ng kasagutan. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!